help a little more when they're shooting badly. Steph Curry! Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So, update po na tayo sa game ng Warriors at ng Minnesota Timberwolves. Ang Warriors nga ay nag-iinit na, 4 wins in the last 5 games. At ang tanging talong nila dyan ay nanggaling sa game kung saan nagpahinga ang kanilang mga starters. At talagang solid na nga ang pinapakita ng Splash Brothers lately. Well, nadala nga nila yan sa game na ito. First quarter pa lang ay nagtala ng Warriors ng 47 points upang tambakan kagad ang Minnesota Timberwolves sa score of 47-27. Nanguna dyan ang 13 points, 6 rebounds si Steph Curry. 10 points din si Andrew Wiggins on 4 of 4 shooting sa field. At 7 assists na kagad ang ginawa ni Draymond Green. Hindi nga naging magandang matchup ang big man duo ni Gobert at Towns sa fast-paced style of play ng Warriors. Maaga nga itong na-expose sa game na ito. Sa second quarter ay pinangunahan naman ni Jordan Poole ang dominant performance ng Warriors upang tapusin pa din ang first half na hawak ang 20-point lead sa score na 76-56. 15 points na si Steph, 14 points si Poole, 11 points si Draymond at 10 points naman kay Wiggins. The Warriors are shooting 59% sa field patungo sa second half. Sa second half naman mga kaibigan ay wala nga pinagkaiba. Umabot pang lamang ng Warriors sa 28 points kaya naman nakuha nila ang one-sided win sa score na 137-114. 25 points, 11 rebounds and 8 assists si Stephen Curry. 24 points, 6 assists si Jordan Poole. 21 points on 5 of 8 shooting sa 3 points si Klay Thompson. 19 points, 11 assists si Draymond Green. At 17 points naman kay Andrew Wiggins. Dahil sa panalo na ito ng Warriors ay aangat na sila sa record na 11 wins and 10 losses after winning 5 of their last 6 games. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jason Kidd at sa Dallas Mavericks. So ngayon nga ang Mavs ay may record lamang na 9 wins and 9 losses patungo sa game nila mamaya laban sa Milwaukee Bucks. At dahil nasa kanila nga ang arguably the best player in the world ngayon at number 1 MVP candidate na si Luka Doncic, si Jason Kidd ang nasisisi sa mga talo na ito. Dahil bumabalik nga daw ito sa ginagawa ni Rick Carlisle noon na asa Doncic lamang. Sa game kahapon laban sa Toronto Raptors ay naglaro si Doncic ng 43 minutes. Talagang sinagad nga ito ni Jason Kidd mga kaibigan. At tandaan, isa lamang itong regular season game. Habang supposed to be katandem ni Doncic na si Christian Wood ay 23 minutes lamang nilaro. Sa ngayon nga ay nagpapakita na si Christian Wood ng frustration sa kakulangan ng minuto at hindi mo nga siya masisisi dyan. Siya ang second best player ng team na ito at may average siya na 16.8 points at 7.7 rebounds per game. Ngunit 25 minutes per game lang nga ang kanyang ginagawa off the bench. Habang si Maxi Kleba nga na may average lamang na 4 points per game ay naglalaro din ng same amount of minutes at nasa starting lineup pa ito. Kaya naman sa ngayon ay may nabubuo ng frustration kay Christian Wood at sana nga lang ay hindi ito umabot sa punto na humingi siya ng trade. Dahil ang Mavs nga ang kawawa sa dulo kapag nangyari ito. Dahil kapag nagpatuloy nga ang ganito na sitwasyon, hindi mo nga masisisi si Doncic kung umalis siya sa team na ito kapag hindi nag-deliver ang mga coaches at front office ng lineup at mga game plan na matutulungan siya na mag-compete para sa championship. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?